yung nagpakulong sa dalawang katulong, stupid, god, you the pa. That is murder, sir. As simple as that. Stop. Huwag kang ganun sa harap ko, ha. Kasi pahin kita, eh. Dito sa iho di p***. Anong klase yan, sir? Garapalan yan. Banan ng katiwalian. Sige, sundo, laban. Sige, kaibigan. Huwag ka mataan at mga kababaihan. Inyong tingin, sinin niya taturan. Inyong bigat ipapalitan ng iti sa kanyang kilino kung di mapapakugan yan. Ang ating mga kaibigan sa patid sa radyo. Araw ay magpupumpleto sa bisyo publiko. Yung mga tao mo na nagkulong yung mga katulong is s**t, god, tarapat, hindi kinatapakutan ng salot sa lipunan. Ikaw yung amo, hindi mo alam, ano ka klaseng amo? Tarapat, itong piskal na ito, sir, pinagpilitan niya itong inko, siguro binayaran kayo ng mga amo, umalis ka na dyan, umalis ka. Ibig sabihin, dalawa ang bobo at gago ron, police and piskal. Anong klase yan, sir? Talagang halatang halata, sir. Eh. Kumbaga sa garapalan, eh. Kernel. Yes, sir. Tatanga-tanga yung mga tao mo. Isang magandang Webes ng hapon sa inyong lahat, mga kapatid. October 5, welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Ninia Taduran at mabati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man, ang astig pagdating sa public service, ang tunay na tagapagtanggol ng mga inaapi at tanghari ng public service na si Idol Raffy Tulfo. Diyos maray na apon kanimo, Idol. Mga OFW, sa amang sulok kayo ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw, mabuhay tayo mga Pilipino. Salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa programa namin. And of course, sa mga local, yun dito sa Pilipinas, mayong hapon, labi na ka ng mga Bisaya na nagkapamino ka ron o nagkatanong sa Radyo 5, Action TV Channel 41. Tagan salamat, mabuhay tayong lahat. Okay? Okay. And, bago makalimutan, update. Tingnan ko to sa, ano ko, sa Facebook. Ang LBC, sandali ah, boses mo yun ninsa, ayun. Ang LBC ay nagbayad na, nag-refund na. Nagbigay na ng refund doon sa ating complainant na si Cherry Bedonia. Yung complaint natin si Cherry Bedonia, remember? Mm-hmm, yes. Yung nawala yung kanyang mga alahas, pinadala niya sa LBC, sa Agoo branch. Okay, nakausap siya kanina ng isa nating staff, si Cheska, at sabi ni Cherry Bedonia, nung Webes, kailan ba yun? Tuesday pala. Nung Tuesday, October 3, nag-refund na yung LBC sa kanya. Webes, October 5, today, nakausap ni Cheska etong si Miss Cherry Bedonia. So okay na, solve na yung problema sa LBC. Ay, good. LBC, salamat. Ganun man tayo rito eh. Palakpakan na lang natin. Tinupad nyo inyong pangako at inayos nyo yung problema, papalakpakan po namin kayo. Palakpakan mo LBC din. Yeah. Okay. Good job, news. LBC. Good job. Alright. Thank you. Okay. At ngayon naman, umpisa na po natin ngayon ang ating pinakaabangang sumbong at aksyon. At nandito po ngayon si Gina
Manabat at si Simeon Labne para mapaimbestigahan yung kanilang kapitbahay. Actually, excuse me. Mas maganda kung marinig natin yung boses mismo ni Gina. Ay, sorry, hindi kasabi mo Gina. Marinig natin mismo yung boses ni Cherry Bidonia. Odette, pakitawagan si Cherry Bidonia at mas okay kung magagaling sa kanya mismo, siya magsasabi na nabayaran na siya ng LBC. Alright? Sige, mamaya na. For the meantime, sige, pag nakontakt nyo na, saka na ipapasok. For the meantime, pasok tayo ng problema. Itong kay Miss Gina Manabat, sinasabi ni sorry, and for the meantime po, eto din idol, pasintabi ah, sa mga ngayon pa lang nanananghalian at ngayon po nagmimerienda. Kasi ang gusto nilang mangyari idol, eh kanilang mapaimbestigan yung kanilang kapitbahay na marami daw pong alagang aso. Wala namang problema sa pag-aalaga ng aso, kahit marami, kaya lang ito daw po ay nagdudulot na ng sakit sa balat dahil mabaho at madumi. Sige po. Ma'am Gina, magandang hapon po. Magandang hapon po. Ma'am Simeona, magandang hapon. Magandang hapon. So, yung inyo pong kapitbahay, opo, maraming alagang aso. Opo. At nagiging pabayaan na po, nagdudulot na po ng perwisyo. Opo. So, ang gusto nyo mangyari, magawan po ng remedyo ito. Kung hindi kaya magawa ng remedyo, maayos yung problema, ipakumpiskal natin sa City Pound. Opo. Ganun naman talaga ang proseso dyan, Ninsi. May ordinansa din naman tayo. Kahit sa ang lugar naman dito sa ating bansa, meron ganun ordinansa. May City Pound nga. Yan ang dahilan sa ang trabaho ng City Pound. Sige, anong pangalan po nung kapitbahay niyo, maraming alagang aso? Si Dolor Flores po. Dolor Flores. Opo. Ilan po yung alaga niyang aso? Actually po, sir, dati yan 5. Ngayon sir, namatay yung isa. Apat na lang po. Pero? Tatlong askal. Askal yan sir ha. Okay. Tapos sir, yung isa, Shih Tzu, yun. Tapos nakalagay dito, sir, sabi nila tatlo. Apat po yung totoo ngayon sir. Okay. Sige po. Ngayon sir, actually sir, matagal na ang aming reklamo na yan, siguro mga 4 na taon na. Balik-balik kami sa barangay sir. Ngayon, siyempre sasabihin ng barangay, obligasyon ng linisin yung dumi. Ngayon sir, saan po ba nagdudumi, sa loob ng bakuran nila o sa labas ng bakuran? Sa loob dumi din sir. Tapos sa gabi at saka sa madaling araw nilalabas nila sir, at mayroon kaming ebidensya sir. Dumi sa labas po. Oo. Last 3 sa 4 ng madaling araw. Tapos pagka ano po, alas 8 alas 9 ng gabi nilalabas, pinadudumi. Okay, sige po. Kausapin na po natin itong mag-asawa. Opo. Si Sixto Francisco at Dolor Francisco. Opo. Para kunin kanilang panig naman. Sir, hindi pa ako tao, sir. Totoo po, naglilinis sila eh. Nililinis, pero lumalabas yung dumi. Sa labas ng bahay? Yung baho, nilalagay nila sa basurahan. Pag umangin, sa amin po ang baksak na ano. Tapos, kasi po, yung bahay namin, row house lang po. Maliit lang. Pader lang. Balit. Sige, sir. Sorry sila. Baka bumitaw sila. Kanina po nakahold. Opo, sige po. Sige, tignan natin kung ano sasabihin nila. O, sige po. Magandang hapon po sa inyo. Mr. and Mrs. Francisco. Sir Sixto, Ma'am Dolor. Hello po, sir. Ma'am, andito po yung inyong mga kapitbahay at inireklamo po yung matagal na perwisyo na dinudulot po ng inyong mga alagang aso. Yes, sir. Hindi po totoo yun. Yung sinasabi niyang mabahong mabaho. Opo. Bakit po sila magsadya pa rito all the way from San Mateo Rizal para lamang gumawa-gawa ng istorya? I don't think so. Sir, kasi ano eh, dumaan na po yan kay Mayora. Pumunta po sila doon, nagreklamo sa ito po, mga ano nila, sa munisipyo namin na sa sanitary. Okay. Saka po barangay. Okay. Sabi naman po namin po, sa mga tao na yung pumunta, kung may maaamoy sila, ibibigay namin yung aso namin. Wala naman po silang maamoy eh. Pero ma'am, okay, bakit marami po mga nagpetisyon? Ay, sir. Sandali lang ma'am, 33 po na mga kapitbahay ninyo, pinipetisyon po na yung aso ninyo, kung hindi nyo kayang alagaan, kumpiskahin na lang po. Ay, sir, iko-correct ko po yan. Yung pong pirma na yan, mali. Hindi po itinutukoy ang pangalan ko diyan. Nung pong nagpapirma yan, walang nakalagay na pangalan kong ipetisyon na ang aso ko. Ang nakalagay po doon, pangkalahatan.
para malinis ang kapaligiran. Hindi, ma'am. Kaya, ito reklamo laban sa aso ni Ginang Dolores. Opo, pero... Sino ho ba si Ma'am Dolores? Di ho ba kayo? Opo, sir. Oh, at nakalagay po dito yung address ninyo. Eh, hindi po iyan nabasa ng kapitbahay namin eh. Wala pong nabasa dyan eh. Ma'am, ito kaya... po mga kapitbahay na ito, pwede ho itong tawagan ng barangay, isa-isa. Opo, sir. Para mabirpa. Ito ma'am, sandali lang po ah. Kagawad Silvia Piesta, Barangay Gitnang. Maganda po kagawad. Ma'am, ako po'y nag-aalaga din ng aso. Marami din po akong alagang aso, ma'am. Ano po? Opo. Pero ang pag-aalaga ng aso, hindi po pangkaraniwang responsibilidad ang kaakibat niyan. Opo, isa pong sandali, ma'am, seryosong responsibilidad na dapat gampanan natin dahil kapag hindi, nakakapirwisyo po yan. Hindi, opo, lang po, hindi lang po yung mga kapitbahay ninyo, pati na po mismo yung mga asong inaalagaan ninyo, mapipirwisyo din po kung hindi, sila, kung hindi tamang pag-aalaga ang ibinibigay po natin sa kanila. Sir, talaga pong... Hindi namin alam. Lahat na lang ginawa namin. Hindi po na, mahirap po kasi yung galit. Kahit wala namang naaamoy, pipilitin niyang may naaamoy siya. Mahirap po sir yung ano eh, may galit eh. Okay, ma'am, may galit lang daw kayo sa kanya. Sir, sa totoo lang sir, 4 na taon na yan sir na 6 years na yan ang nagtitiis kami sa aso na marami sir. Noong December, sir, lumapit na po ako doon sa sanitary kasi po, apo, nagkasakit na, dumating sa punto na, sir, noong December na nagkahika na kami, sir. Nagkahika kami lahat, sir. Apo. Kaya may patunayan ako, sir, na nagkakasakit kami ng allergy and mayroon akong doctor certificate. Mm-hmm. Tapos kami, sir, tapos yun, pinuntahan siya lagi ng sanitary noon. Imagine mo, mag-isang taon na. Okay. Tapos kung hindi ako lumapit, sir, alam mo, sir, sa totoo lang, mayroon kasi akong anak, sir, na kamban na alopecia areata. Ayan, makita may mo dyan sa doctor certificate, sir. Ngayon, may injection sa every month sa UST. Ngayon, ang sabi ng doktor, siyempre, sir, kapag nagtitake siya ng gamot, kapag kami, sir, kahit ako, nagkakaroon kami ng allergic rhinitis. Oh, ayan. Malalong masama sa kanilang kalusugan, sir, kasi siyempre may ano nga sila, sir, eh, alam mo na may sakit silang alopecia, nagsasuffer sila doon. Tapos siyempre pag maamoy nila yung gana, iihi yung aso, maamoy ng anak ko, siyempre mangangati, mang-aatsing siya. So magkakaroon ng kumuhin siya. Pero ma'am, kung yung aso ay sa loob umihi, sa loob ng bahay, sa loob ng bakuran, hindi yung problema yon. Ang problema ay kapag yung aso nagdudumi sa labas ng bahay at na malapit po sa bahay niyo at nadadaanan niyo po at naamoy niyo, yun po ang naging problema. Opo. Tama? Opo. Sige. Kausapin natin si Kagawad Silvia Piesta. Magandang hapon po, Kagawad Piesta. Kagawad? Okay na. Kagawad, magandang hapon po. Magandang hapon po. Ma'am, ito pong matagal ng problema sa mga alagang aso ni Mr. and Mrs. Francisco. Bakit hanggang ngayon po hindi niyo pa po nabibigyan ng solusyon? Ano po yan? Matagal. Sir, po. Apo. Ay, matagal na po yan. Hindi po naayos dito sa barangay. Oh. Napunta na po sa Sangguniang Bayan. Oh. Binalik na naman po sa amin, sa barangay. Ngayon, okay, okay. Ang tanong ko ngayon, ma'am. Sige. Yes. Matagal ang reklamo sa inyo. Ano po yung naging resulta po ng inyong pag-iimbestiga? Tama ho ba yung mga sumbong? Yung pong... Pinapunta po ng aming mayor yung sanitary, pinabisita po yung bahay nila. Okay. Pinatingnan po kung yung mga aso, kung tama yung sinusubong ng mga nagko-complain. Opo. Nakita po naman nila, napakalinis yung mga aso. Sir? Yun po. Napakalinis. So, ang ibig mo sabihin, walang katotohanan po yung sumbong? Opo. Kaya nga po, hindi natigil po yung... Manabat po, hindi po sila natigil. Ngayon, binigyan na po namin sa lupon, tagapamayapa. Nasa lupon na po sila yan. Okay. Ma'am, yes? Ma'am, excuse me po Kagawad. Ma'am Gina, so gumawa ng investigasyon yung barangay, wala naman doon silang kitang problema in fairness. Sir, alam mo sir, totoo yun sir. Kasi nung nagbigay kayo ng recommendation, na ibigay ko yon sa kay Mayor, kasi sabi ni Mayor, nagpirma na pala yan ng waiver, yung si Dolor. So, action na yan. Kaya, hindi naman umaksyon yung Mayor. Ngayon, ang ginawa ko, bumunta ako dito, sir. Tapos, ikaw na magpaliwanag dan.
Kasi sir, nang pumunta po kami ng sanitary inspection, ang narinig ko doon sa kay Ronald Bayon, yung pinaka-head ng sanitary. Ang sabi niya, yung unang pumunta sila doon, nakita nila at na may dumi, tapos mabaho talaga. Tapos nagbago po yung salaysay nila. Tapos nang tinatanong namin, hinahanap namin yung report nila noon nang pumunta sila na nagsabi sila na mabaho, wala na daw yung report. Hindi nila hindi daw nila nagawa ng report. Kagawad. Sir, po kami na po bahala. Maiayos na po namin yan. Hindi, kagawad, ganito pong gawin na natin. Ano, naintindihan ko po yung kalagayan nito mga kapitbahay. Dahil ako po may aso din. Marami po akong aso. Kaya lang ako po isang responsible dog owner. Ano po? Oh, yes. Kung hindi rin lang po makayanan alagaan nitong mag-asawang Francisco, yung kanilang mga aso, dapat po kumpiskahin talaga. Ganun po. Kasi po, nagkakasakit naman po yung kanilang mga anak. Unfair naman po, syempre dapat po, alam ko, mahal po ako, mahal ko yung mga aso. Yes. Dapat mahalin po natin yung mga aso natin. Yes, pero siguro po, mas mahalaga yung buhay ng tao kaysa, yes, sa, buhay, kaysa sa aso. Sir, po, kami na po bahala. Paanin nyo na po, pabalikin nyo na po sila dito. So, when you say kayo na pong bahala, ano pong ibig sabihin nito? Ano po namin kay Cap na iaayos po dahil galing na po sila sa inyo. Kaya kami na pong bahala dito. Paano po maayos to, ma'am? E di, kung anong gagawin po ni... Kasi po, pina-inspection na po ng mayor namin yan. Oh. E maayos naman po yung alaga ng mga Francisco. Malinis po. Mayor's office nag-inspect daw. Okay. Ma'am Gina, Ma'am Simeona, Mayor's office daw nagpa-inspect. Excuse me, para mas maliwanag, si Mr. JT Peña, Mayor's office. Maganda hapon po, Mr. Peña. Mr. Peña? Sir De La Peña? Mr. JT? Okay. Si Mr. JT, nandiyan na ba? Telepono? So, Ma'am Gina, ang sinasabi po ni Kagawad, pati yung mayor's office, hindi natin makontak pa dahil tatawagan ulit. Nagpo-problema sa linyang telepono. Sir, ito pa, sir. Mayroon po akong video dyan, sir, na pinapatain nila sa labas yung aso. Tapos, tinatali nila, sir. Ngayon, yung gutter, sir, di ba, ganun ang bahay namin. Ngayon, kasi row house po ang bahay. Row house lang kasi. Ngayon, ano sabihin po ng row house? Yung dikit-dikit po, sir, ang bahay namin. Kung makita niyo, sir. Hello, Mr. Marlon. Magandang hapon po. Mr. Marlon, sa mayor's office. Mr. Marlon Bizares. Yes, sir. Good afternoon, sir. Opo, alam niyo na ba itong problema sa reklamo tungkol sa perwisyong aso sa may gitnang Bayan 1, San Mateo Rizal? Na-inspect na ho namin yan regarding dyan sa asong yan. Okay. Nagkasundo naman po yung magkabilang panig po na kasi nung una namin inspection dyan, wala naman kami na ano na mabaho, wala kami natagpuan na mabaho. So, ginawa namin ng report na tapos pinakuha ko siya ng homeowner clearance yung nire-reklamo. Okay. Eh, binigyan naman siya ng clearance, kaya nagpatuloy yan na mag-alaga niyan. Okay. Pero napagkasunduan ho naman, nagkasundo yung dalawang panig po niyan eh. Na once na nagreklamo ulit yung nagreklamo, magbabawas ng manok yung may-ari. Ay, ng aso yung may-ari. Okay. Eh, so, pumayag naman po yung ano eh, nire-reklamo na pag nagreklamo ulit, babawasan niya yung aso, alaga aso niya. Okay, sandalan po sir, Sir Marlon. Okay, Mrs. Francisco? Yes, sir. All right. Naradyo po, mayor's office po yon. Meron pa palang kasunduan sa mayor's office na kapag nagreklamo muli ang inyong kapitbahay, magbabawas kayo ng alagang aso. Opo nga. Paano ko po babawasan yung aso ko? Eh kung wala nga pong ang inirireklamo niya, eh laging mabaho, wala namang naaamoy. Sir, except sa mabaho, sir, nagkasakit po yung anak ko sa paat. Tingnan niyo sa video, sir. Alam mo kung bakit nagkasakit, sir? Siyempre yung gutter, sir, magkagalit kami, sir, kasi reklamo ako ng reklamo, nag-aaway kami lagi. Siyempre yung gutter, sir, kasi magkagalit na kami. Yung sa kanya, siyempre, tingnan mo sa video, sir, kung makita mo, nilabas niya. Siyempre, magtatae, tapos ihi yung aso. Siyempre, dadalo yung tubig dumi doon sa harapan ng gutter ko. Ngayon, hindi na niya linisin yun. Tapos, apa ka ng mga anak ko. Tingnan mo sa video, sir, na ang anak ko nagsasaper yung paa, sir. May mga sugat-sugat. Okay, makati yung dito, sir. Ma'am Francisco. Oh. Yes, sir. Naintindihan ko po yung inyong pagmamahal sa inyong aso. Ano po, ganun din po ako. Ako po may pagmamahal sa aking mga aso. Pero dapat ma'am, may pagmamahal din po tayo sa kapwa natin, ano po,
na tao? Sir. Okay. Talaga pong grabe po ang ginagawa naming linis para huwag lamang pero ma'am, kung grabe ang ginagawa niyong linis, bakit po nagkakasakit ang inyong mga kapitbahay? Sir, bago po dapat 'yan magkasakit, eh kami muna eh. Eh ma'am, it so happens sila nga po allergy po sila sa mga aso, kayo po hindi. Pasalamat allergy nga po pasalamat nga po kayo at hindi po kayo allergy sa mga aso. Ito po sila, meron po silang allergy sa mga ihi ng aso, dumi ng mga aso. So dapat po may i-consider po natin 'yan. Nililinis naman po ma'am, kahit na po, kahit na nililinis, pero hindi pa po talaga sapat yung ginagawa niyo paglilinis kasi po yung sistema ng inyong bahay, hindi naman po yan kulob na sarili, may sarili kayong drainage system na meron po kayo sariling basurahan, eh yung inyong bahay pala, ro, dikit-dikit. So dapat meron kayong konsiderasyon sa inyong mga kapitbahay, hindi pwede basta-basta lang kayo mag-alaga ng 10, 1 dosena, 20 aso. Dapat you have to consider your neighbors. Diba, sir, ma'am? Nagpagawa na po kami ng sarili naming ma'am, drainage. Ma'am. Yes, sir. Nagkakasakit po yung inyong mga kapitbahay at meron na pong certification sa mga doktor. Ito po, hawak-hawak nila na talaga nagpapatunay yung mga sakit po ng, na dinaranas ng kanilang mga anak ay galing po sa mga ihi at dumi ng aso. Now, base lamang po sa mga dokumentong ito, pwede pong ipatupad na ng mayor yung kasunduan na dapat magbawas kayo or else, iba kayo lahat ng aso nyo matatanggal. Mamili ka. Hindi ma'am, magbawas ka ma'am. Kung hindi niyo po kaya mag-alaga ng aso, huwag na ho kayo mag-alaga ng aso. Okay ma'am? Kasi ma'am, eh buhay ng tao dito nakasalalay. Kami buhay lang, po ma'am. Kami lang sir ang inaano niyan eh. Lahat halos din eh. May mga aso eh. Dikit-dikit kami eh. Ginigitnaan niya ng may aso. Talagang kami lang ang inaano niya eh. Mr. Marlon Bizares? Sir, sir. Ma'am, sir, ipapabalik ko na po muna ulit ito sa inyo para one more investigation and then for a final decision. Yes, sir. Inspeksin yun na ulit namin yan, sir. One more time po, sir? Yes, sir. Pwede, at sir, ano? At nagkasundo naman kami dati na once na nagkaroon, kasi kailangan talaga namin yung napatunayan nung ano na talagang galing dun yung pagkakasakit ng ano nung mga anak niya. Sige. Sir, this time, once na talagang papakita po yung mga dokumento na nagkakasakit yung mga anak nila, ang video, at i-review nyo po itong mga dokumentong ito, and then once na nakita nyo na talagang very clear na nagkakasakit na po itong Manabat family, immediate action po gagawin namin. Very good. I-monitor po namin within by next week ko siguro Monday may resulta na tayo. Salamat po, sige po, Sir Marlon. Itong papasyalan ulit kagad namin. Salamat po, Sir Marlon, ha? Okay. Thank you, sir. Kagawad, kailangan po namin yung inyong tulong dito. Yes, sir. Okay. Yes. Thank you po. Mr. and Mrs. Francisco. Yes, sir. Gagawa po ng investigation yung City Hall and tulad na sinabi ng Mayor's Office, magkakaroon po ng immediate action at wala na ho kayong magagawa talaga. Wala na hong bargaining this time around. Okay? Okay, sir. Salamat po. Sir. Ma'am, sorry po, ma'am. Ha? Ma'am, sorry po, ma'am. Kalahating oras na po. Opo, na po. Salamat, okay. Sir. Thank you po, ma'am. Ang gagawin po natin, ma'am, let's leave it to the mayor's office. And then yung mayor's office po ang gagawa ng another investigation. And then, kapag napatunay, pagkita nyo po ng mga dokumento, magiging swift, ibig sabihin agad yung action nila, kukumpiskan yung mga aso. Salamat, okay? Sir. Sige po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you. Thank you po talaga, ma'am. Thank you. Po. Okay, newsbait muna tayo. Alright, at ang bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa, mi goreng ng Indomie siksikliglig at nag-uumapaw sa sarap. Number one sa puso ng mga OFW, available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. Hanap mo ba ay anas at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-grab ka na dito, siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At ng Bitter Go na may sangkap na ampalay extract na napatunayang mabisang lunas sa diabetes, tumutulong pa po ito sa pagpapababa ng bad cholesterol level at ng blood pressure. Get better with Bitter Go. At sa mga kaibigan naman po natin ng mga vendors, maaari na po kayong makabili ng payong mula po sa ATC Healthcare.
tumawag lamang sa 0917-562-3333 para po sa karagdagang impormasyon. At mga misis, tayo pong mga Pinoy ay kilalang masisipag at masigasig sa trabaho at subukan nyo po ang inyong robust energy capsule na may energy boost formula na mula po sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamins B1, B6 at B12 at wala po itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa po ito ng ATC Healthcare International Corporation. At mga kapatid, ang Organic Acai Berry ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry all-natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 2.32 ng hapon at may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan sa taglay nito na antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon. For increased caller text, Fungi hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga kilalang butika at supermarket sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Bakit ang Pilipino, kahit anong bigat ang trabaho, di sumusuko? Para kumita. Para makaahon. Para umasenso. Para sa may tunay na ipinaglalaban, di pwedeng basta-basta ang lakas. Kailangan tunay. Kailangan Cobra, ang number one energy drink. May lakas ng vitamin B complex, taurine, ginseng at inositol na tumutulong para tuloy-tuloy ang laban. Para sa pamilya ko. Pag mahalaga ang pinaglalaban, kailangan mo ng lakas na tunay na maaasahan. Coco Martin po, para sa Cobra. Lakas ng Cobra! Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Sa mga araw-araw lumalaban, ito ang para sa inyo. Cobra, may laban ka! Yan na si birthday boy! Anong handa, daddy? Yung favorite mo! Classmates! Party time! Daming bisita! No problem! Dishkarte lang with CDO Card & Orte. Mac and cheese, spaghetti, baked mac, pizza pandesal, fries. Ang madishkarte, handa sa kahit anong handaan. CDO Card & Orte, number one na, mas pinasarap at pinamiti pa versus previous formulation. Mas sulit naman sa hoog, mas maraming dishkarte. The best ka talagahan! CDO Card & Orte, sikretong sahog ng madishkarte! Yan ang mga taga-Section B! Ha? Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo, Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan, kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme, super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drug stores nationwide. From ATC Healthcare, no approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo 5, 92.3, News FM, Balita, Aksyon, 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 News Update. Ang oras 2:34 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Tinanggap na ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang military assistance ng China para sa Armed Forces of the Philippines. Isinagawa ang turnover ceremony sa Camp Aguinaldo. Kabilang sa ibinigay ng Ministry of National Defense ng China ang mga armas at bala.
kabuuang 85 milyong piso ang tulong ng China, kabilang ang pondo para sa mga nasugatang sundalo at relief at rehabilitation efforts sa Marawi City. Philippine Standard Time, 2:35 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 592.3 News FM, Jessica David Sanman, kailanman kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon! 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 News Update! Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Hi, Mateo Guricelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas, for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan! Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng ganat kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Mga tol, bawal ang tutulog-tulog. Huwag ka na doon sa magigising ka nga, pero makakasama naman sa katawan mo at apektado pa ang lipunan. Dito ka na sa Robust Energy Capsule. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drug stores nationwide. Robust Energy Capsule, ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May bagong kasabihan ngayon na ang porma ng cellphone mo ay salamin ng iyong pagkatao. Kaya para huwag matawag na badoy, dito ka na sa Cellboy. Pormang in ka sa cellphone accessories. Big time sa pangalan, pero sa presyong iyong makakayanan. Sa Cellboy,
Wantusawa ka sa pagpili ng mga modelo at iba't ibang klaseng disenyong cellphone accessories na gusto mo para palagi kang pormang in. Hindi lang yan. Pagdating sa serbisyo, garantisado para kang celebrity kapag ikaw ay kanilang kliyente. Saan ka pa? Siyempre, sa Cellboy, ang hari ng cellphone accessories. Cellboy is our boy. Sa Cellboy, PI ka. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Mga kapatid, si Raffy Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline, 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, we're back at ang bagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy. Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1 Minute Keratin with Argan Oil. At ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, Shabu Shabu and Drinks. At patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog. At sa ating good news, Sulian ng Bayan, yes, eto na, makiklaim na yung wallet na may laman na 3,300 pesos, merong $65 US dollars and IDs. At ang nagsoli pong bayan ay si Mr. Raul D. Bawing ng Wilgin Taxi Services, plate number UWQ274. At nandito na po yung may-ari si Mr. William P. Mangus. Okay, bigyan natin kay Mr. William. Hi, William, how are you, sir? I'm very fine. Very good. Thank That's you. Good. Sir. Where are you from, sir? California? Originally from the U.S. From the U.S.? Yeah. And you are now a resident of the Philippines? I'm a permanent resident here. You are a permanent resident. Wow. Yes. That's nice to hear. Okay. And there's your wallet. Well, right, yes, I recognize it. You recognize it. I think, Mr. Right. Listen, sir. Can you please first account all the monies to make sure that they're there? That everything's there? Well, it's all complete. That will take some time. But it will take some time? No, I know you. You can count it fast. We have all the time in the world to wait to make sure. Yeah, I'd be satisfied with... You're very satisfied, right? It appears to have everything in there. Okay. Including the 65 U.S. dollars, right? There was some U.S. dollars in there. Exactly. I don't know how many was in there. I don't know how many went, but... All right. U.S. dollars, there is 65 U.S. But I will accept what you have because I don't know exactly what was in there, but it appears to be all there. Everything, okay, everything. That's good. Important thing is the wallet's been returned to you, and the guy who turned it over to us is right next to you right now. Yes, sir. Yes, and sir. Can you please acknowledge him, sir?
Well, I do, Raul D. Boeing. I'm very appreciative of what you've done, and I admire you for it. It's well done. Of Wilgen Taxi Services, plate number UWQ274. And I'll always be grateful for people like you that do modest things, but people that understand how things work and how they don't work. So again, appreciate so much what you've done for me, and I hope you continue to keep that in mind in the future. Ayun. Ano masasagot mo sa kanya, sir? Welcome, sir. Short and sweet. All right. At siyempre, bibigyan natin si Sen ng 1,000 pesos cash reward galing sa ATC Healthcare Corporation, may gawa ng robust at pinakastig sa lahat, Robust Extreme. Sir, pakilabas yung 1,000 pesos cash reward. Pakita niyo po sa camera para makita ng ATC. Alright, ano pang dagdag? Ito pa, Idol, 1,500 pesos worth ng ATC products. Merong car mount holder mula po sa Cellboy. Right. May Trendy portable basket mula sa JNT Plasticware. Meron din po yung Kumea bags. May Urex drinking bottles. May Urex with Kumea Sotanghon. And palabok from Kumea Red Crab Sotanghon. So good, Sotanghon. Teka muna, may binubunot si Sir. Mukhang meron siyang gusto ibigay. Also, my appreciation for what you've done. Wow. Is my contribution to your health and good services. 1,500 pesos addition. Okay, palapakan. So, pakita mo, sir. Pakita mo sa camera. Empty-handed. Pakita mo yung 1,500 na binigay niya. Ayan, 1,500 po bigay ni Mr. William Mangos. You're so generous, sir. Thank you so much. Well, ikaw pala magpasalamat, di pala ako. Pasalamat ka sa kanya. Raul deserves that for his effort. Sir William Parker Mangos. Sabi mo ulit, pakisabi, thank you. You're most appreciated. Thank you, sir. Thank you. You're welcome. Nakamayan mo siya, sir. Okay. All right. Thank you, Sir William. Okay. Thank you. Sir Raul, sobrang thank you at bayani ka. Thank you, sir. Thank you rin, sir, sa programa niya. God bless po. Thank you, sir. Okay. Okay, very good news nga yan. At tingnan mo si Mr. Mangos. Very yes, grateful. For all your help. Thank you, sir. You deserve thank it. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. Very generous, mga Amerikano. Oo nga. May pumunta dito dati, Chinese, walang binigay. Kahit na singko, wala. At so, permanent resident na pala siya ng Pilipinas. Ayun, retiree siya. Oo, dito na siya. Nag-enjoy ng kanyang retirement. Good, good. Mm-hmm. At meron pang isa, siyempre? May isa pa si Gisling Bag. Ang laman niyan ay Lenovo cellphone, dalawang gold necklace and passport. Ang nagsoli po niya na bayan ay si Mr. Junel Soco ng Blessed Will Taxi. Plate number TXW169. Isa pong OFW ang may-ari niyan, si Mr. Jason Badian. Eh, kaya lang, labas mo natin ito mga... Okay. May dalawang gold necklace dapat yan. Tapos, teka muna, para maliwanag, makita natin lahat. Okay. O meron pang mga pera dito, hindi lang naman necklace, may passport. Alright. Pakita natin tong Lenovo at saka necklace. Okay. Itong bag, abutin na natin kay sir. Yan. Yung ating OFW. O, dalawang bayani, magkatabi, ano? Oo. Bayani siya kasi OFW. Alright. So, sir... Jason, paki-inspect lang, sir, para masiguro nandiyan lahat. Dalawang necklace. Ano? Gold necklace. Okay. Pasalubong niyo siguro yan, sir, ano? Pasalubong po, sir. Babalik niyo lang. Saan po bansa kayo galing? Sa Dubai po. Dubai. Alright. Swerte ka, sir, oh. Yung napag-iwanan mo niya, napaka-honest. So, nandiyan na po yung dalawang necklace, gold necklace, at saka yung cellphone ninyo. At saka may pera. Anong denomination? Anong bansa yan? Dirham po. Dirham. Opo. Magkano po yun sa dirham? 55 dirham. 55 dirham. Kompleto ba, sir? Kompleto po, sir. Oh. Sir Jason, OFW, isang bayani. Katabi nyo, Sir Jason, ang nagsoli, taxi driver, isang bayani rin tulad mo. Sir, paki-acknowledge lamang. Sir, salamat po sa pagsoli ng passport ko tapos yung mga gamit ko. Kasi po, may flight po, sa totoo lang, may flight po kasi ko sa 7. Uy, malapit-lapit na. Ano bang araw ngayon? 5. In 2 days? In 2 days na lang po, sabi ko nga po sa mama ko. Sabi ko, ma, di na yata po ako makakabalik ng Dubai. Kasi wala po, nawala yung passport ko. Tapos pagka, chat ko na po sana yung boss ko kahapon.
nakita ko po yung message, sabi niya, pakiclaim na lang po yung passport ko, natuwa po ako. Pumunta po ako kagad dito sa Maynila. Ayun. Eh, saan na ho pala kayo saan? Sa Bicol po. Bicol na? Opo. Eh, punta ka agad dito. Opo. O yan, by timing na timing. O, eh, meron tayong ibibigay na regalo sa ating bayaning si Mr. Jonel Soco ng Blessed Wheel Taxi TXW169. Sir, pakilabas lang yung 1,000 para makita po ng ATC. Nanonood yung ATC sa ating ngayon. May gawa ng Robust at Robust Extreme. Nins? At syempre, 1,500 pesos worth ng ATC products. Meron din po yan na car mount holder mula sa Cellboy, Trendy Portable Basket mula po sa JNT Plasticware. Meron po yan Kumeya Bags, Urex Drinking Bottles, Urex with Kumeya Sotanghon and Palabok, from Kumeya Red Crab Sotanghon, So Good Sotanghon. Yeah. Eh, sabi ni Sir Jonel, yung mga alahas at cellphone, kung susumahin mo yan lahat-lahat, aabot sa 16,000. Yung halaga. Opo. Tama ba, sir? Opo. Mahal yung alahas na yan, syempre. Eh, gold necklace yan. Salamat po, sir. Sir, magbibigay din po ako. Ay, may bibigay. Okay. O, sige po, ibigay niyo po. Makita on camera. Ayan. Maganda yung on cam kasi talaga. Yung iba, eh, hindi na nakikita nung mga netizen. Off air na lang, hindi. Diba? Nagkukomment sila, hindi na nakikita. Tulog po. Para po. Magkano binigay? 2,000. Palakpakan mo. 2,000 pesos. Oh. Pakita niyo, sir. Itaas niyo, sir Jonel. 2,000. Ayan. Kasi ang laking bagay pala nung passport. Diba? Opo. Paalis na siya sa Sabado. Oh. Hindi siya matutuloy. Flight. Baka makancel yung kanya kontrata. Opo. Mababan po ako dun. Mababan ka pa? Mababan. Hindi ako nakabalik ng 7. Oo. Uy, kita mo yun. Ang laking bagay pala itong ginawa mo. Sir Jonel, anong reaction mo? Anong masasabi mo? Yung ginawa mo sa kanya, itong pagsoli mo, ang laking bagay. Hindi lamang yung perang na soli mo ang importante sa kanya. Yung passport. Kaya pala inuna niyang minention yung passport. Ano sir, karangalan ko pong maisauli talaga sa nararapat sa kanya, sa inyo. Una sir, kung baga marami na akong naisuli. Mm-hmm. Kung naitawag lang sa kanya yung cellphone niya na inobo, naibalik ko na sa kagad sa kanya kasi kung baga nahirapan lang ako tuntunin yung area niya kaya inintay ko yung tawag niya. 5 minutes, naghintay ako doon sa Commonwealth kung tatawag siya sa cellphone niya. Hindi tumawag? Hindi siya tumawag, kaya umalis na lang ako. Kaya dumiretso na ako dito kasi alam ko dito 101% talagang maasahan. Ay, at salamat, sir. Mapagkatiwalaan. Number one po akong sa inyo, sir. Ay, salamat, idol, sir. Number one ka rin bayani namin, okay, sir. Salamat po, sir, ha. Katabi mo, pareho kayong bayani. Kamayan mo, sir, yung bayani. Salamat po, bayani, sir. To bayani. Ayun. Mabuhay kayo, sir. Mabuhay. Talaga. Thank you. Okay. You. Puro good news, ha? Good news. Isa pang good news. Gusto mong pang isang good news, sige, idol. Sige, sige. Ito na yung sinasabi kanina. Pag sinabing good news, ito yung ating accomplishment report at naka-ready na. Na-airy natin to last September 13. Itong si Cherry Bedonia, yung pambungad mo kanina. Miss Cherry Bedonia, magandang hapon po, ma'am. Hello po? Ma'am Cherry? Nasaan si Miss Cherry Bedonia, yung nagreklamo sa atin laban sa LBC na nawalan daw siya ng alahas kasi online business yung kanyang negosyo at nagpadala siya sa pamagitan ng LBC at sa Agoo branch sa Pangasinan, nawala yung kanyang kwintas at na-upload natin yon sa Rafi Tulfin Action a few days ago at natawagan kanina at sabi niya na refund na raw yung pera na inilalakad natin para mabigyan na sa kanya yung perang yon. At ito na, Miss Cherry, ma'am. Hello, sir. Good afternoon po. Nasabi ko na po kanina na nakuha niyo na po yung refund. Mas maganda po kung manggagaling sa inyo. Ano pong nangyari na po doon sa inyong kaso? Nung pong pagkaka-ere natin nung hapon, wala pa pong 24 oras, action agad sila. Ayun, binigay na po yung refund. Ayun. Okay. Sige, mainam. Sige, palakpakan mo. Maraming salamat po, sir. Palakpakan namin po kay Ma'am Cherry sa inyo pong pagtitiwala sa amin at kayo po'y nagsumbong sa amin. Palakpakan mo si Ma'am Cherry. Okay. Unang palakpak yan. Dalawang palakpak eh. Ang pangalawang palakpak naman sa LBC. Yun. Kasi inayos niyo yung problema. Sige, Ma'am Cherry Bedonia, sa mga susunod na panahon, nandito lang po kami para sa inyo, ma'am. Apo, sir. Sir Rafi, maraming salamat po, sir, sa tulong. Gandang hapon po, Ma'am Cherry. God bless po. Thank you po. Apo. Ayun. Thank you. Okay. One more time, LBC, okay ka. Oh, ganun naman tayo dito. Ganun. Mm-mm. Pag kayo po ay isinumbong dito sa amin at inaksyonan niyo po yung sumbong, papalakpakan po namin kayo at pupuri-purihin po namin kayo paulit-ulit. Ganun po kami dito sa Wanted sa Radio. Hindi po kami naman personal, trabaho lamang, walang personalan. Okay.
Okay, at sige. Ito pala, Idol, bago ko makalimutan kasi nag-chat ito. Sige. Sabi niya kahit daw maubos ang load nila, taga-Australia. Wow. Talagang avid fan mo daw. Down and under. Grabe daw, believe siya sa iyo. Etong asawa niya, retired police, na doon na sila sa Australia, si Jake Malonzo, pero ang nag-chat sa akin, yung wife, si Norma Malonzo. Kahit daw maubos... Ma'am Norma. Maubos ang load niya araw-araw, basta makapanood. Ma'am Norma, sobrang thank you ha. Sobrang thank you. Tapos, may sinabi sa akin kanina, nag-bakasyon kasi, yung EP ng Action sa Tanghali, si Paul. Yung isang isla doon sa Bicol, nakalimutan ko na anong isla. Hindi ba karamuan yan? Karamuan. Ayun, karamuan. Aba, yung mga tao doon, walang pakialam sa mga balita. Oo. Ang pakialam na nila, yung programang Wanted sa radio. Love, mahal na namin kayo. At saka yung Rapid Tour Point Action. Thank you. Alam na alam nila yung mga ina-upload natin sa Rapid Tour Point Action. Thank you. Hindi na alam kung ano nangyari sa mundo. Oo, basta gusto lang nila. Kaya I'm really flattered. Rapid Tour Point Action. Basta, ang pakialam lang nila, Wanted sa radio daw at saka Rapid Tour Point Action. Ay, thank you. Kung ganun palakpakan natin, mga taga-Karamoan, Camarines Sur. Hindi ka nila alam kung ano yung mga nangyayari sa ating bansa na minasakya na sa Las Vegas, Nevada. Wala silang wala alam doon. Wala silang alam. Oh. Ang alam lang daw nila, yung Wanted sa radio. Yung mga kaso ditong nilalapit. Salamat po sa mga Camaro. Ano? Taga-Karamoan. Karamoan, Quezon. Ano, paano natin? Karamoan, Camarines Sur. Camarines Sur. Ano ba yun? Diyos Mabalos sa Indugapos. Diyos Mabalos po sa inyo. Salamat po. Salamat po talaga. Sobrang thank you po. At kailangan mong pumunta doon. Napakagandang isla yan. One of these days, darating po kami. Mas maganda pa siya sa Boracay. Left and right po ang saludo ko. Maganda, napakaganda. Nga, malinis daw talaga doon. Napakaganda. Sabi ni Paul. Sana nga wag ma-develop yun. Doon nagbakasyon si Paul for 4 days. Minsan, Idol, yung family mo, dali mo doon. Punta tayo doon. Pamilya. Diyos Mabalos po. God bless. God bless. Okay. Thank you. At si Sir, andito po si Mr. Chodolo Garcia. Para humingi ng tulong na makuha yung kanyang anak mula sa kanyang kapatid ng misis niya, Miling Mibilas. Okay. Dahil na, namatay na pala si misis. Opo, namatay na po si misis. So, biudo na po kayo ngayon. Oy, Sir Chodolo, nakikiramay po kami. Maraming po salamat. Alright. So, ngayon, yung inyo pong mga anak, gusto nyo na pong makuha dito sa inyong? Bilas po. Bilas? Opo. Okay. Pero ayaw bigyan ni Bilas? Ayaw po. Bali, nag-usap-usap na po kami sa MSWD nung Lunes. Mm-hmm. Tapos, ang decision po ng MSWD, kada Martes po, ipapakita daw po sa akin. Ngayon po, Sino sa DSWD may sabi niya? Napaka-pulpul naman yung taga-DS. MSWD po na. Mawalang galang na po doon sa taga-MSWD. Ang kalaka po. Ang sabi niya, pwede ko lang po dalawin. Dalaw-dalawin. Opo. Kasal po kayo ng... Kasal po kami nung namaya pa akong asawa. Pero si Mrs. ay wala na. Wala na po. Okay. Eh dapat ho, mapupunta yun sa inyo, sa opo. Asawa. Opo. Hindi po sa Bienan, sa Bilas. Kaya nga po. Kung kanino-kanino pang Poncio Pilato. Mali yung MSWD. Mr. Joe Arenas, principal pa man din siya ng Sinisiran Elementary School at Bilas lang siya. Bilas ko po. Bali, asawa po siya ng kapatid ng asawa ko. Alay na. Opo, tama po. Asawa ng kapatid ng asawa mo. Opo. Mr. Principal, magandang hapon po, sir. Ay, magandang hapon, sir. Sir Rocky, this Opo. Is Joe Arenas. Avid fan nyo rin po ako at lagi ako nakikinig. Salamat po. Apo. Salamat po, Sir Joe, ha. Sir, si Mr. Garcia andito po sa aming studio ngayon at ang sinasabi niya po, sir, yung ma-honor po yung kanyang misis. Apo. Ngayon, sir, alam naman po natin, nasa batas po natin, pag wala na po yung better half niya, apo. Mapupunta sa kanya yung kanilang mga anak. Ano po? Apo. In the event na wala na po siya, then yun po, mapupunta sa mga kamag-anak nila. Apo. Sir, ganito po yung sitwasyon. Apo. So, una po, nag-suicide yung kipag ko dahil kasi addict siya. Hindi po ako addict. Oh, ganun ho ba? Apo. Nag-suicide po yung kapatid ko, ang kipag ko kasi addict siya. Hindi po siya mapigilan. Nag-suicide. So, naiwan yung bata ng 10 months old. Namatay po. Nagpakamatay po yung hipag ko dahil sa kanyang problema, dahil sa kanyang asawa. Then, after po ng 10 months, kami po lahat ang gumastos sa pagpapalibing, sa lahat po, lahat sa libingan.
Lahat po ginastos namin, sa amin namin iniuwi, hindi sa kanyang bahay. Kasi po, nakausap po kayo na kumari. Sandali, patapusin natin muna si Sir. Sa amin po iniuwi, sa amin po iniuwi lahat, kami po lahat ng gumastos. Then inilibing po namin, after one week, inilibing namin, hindi na po yan bumalik, so 10 months old yung baby. Ngayon ilan taon na po yung baby ngayon? 6 years na po siya noong September 14. So ibig sabihin, in 5 years and 2 months, hindi ho, siya nagpakita? Wala po siya nagpakita. Saan lang po sa Sir Teodolo, nasaan kayo 5 years and 2 years? Nagpakita po ako doon. 5 years and 2 months. Nagpakita po ako doon nung makalibing po yung asawa ko. Kaya lang po, nagpakita po ako doon kasama po yung magulang ko. Apo. Ang ginawa naman po ng tiyuhin ng asawa ko, inikutan po ako sa sakyan, may dala pong karet at ako po ititirahin. Okay. Sir, kayo daw po ay adik? Hindi po ako adik. May trabaho kayo? Okay. Meron po. Anong trabaho niyo po? Sa Uber po. Okay. Grab Uber po ako ngayon. Okay. So, Mr. Arenas, paano po nasabi na adik? Yan po isang seryosong bintang at pwede po kayo ma-libel niya ni Mr. Garcia kung hindi niyo po kayong panindigan yan. Apo. Sir, kasi meron po siya, siya po ay nakulong dahil po ng adik sa Lemery City Jail. Ah, municipal jail. So doon na lang po tayo kukuha ng record. Kung sige po, kahit po tayo kumuha ng record. Umamin. Okay, saan lang po. Mr. Garcia, bakit po kayo nakulong? Nakulong po ako, napagbintangan lang po ako. Sir, ang sarap niyong tumawa, sir. Ano? Kinikilig ata kayo. Mr. Principal, sandali lang po, sir. Pwede po ba, sir? Bawasan natin yung pagtatawa, sir. Kung pwede lang. Seryoso po kasi itong usapan natin, sir. Ano po? Especially po, may namatay. Namatay po yung kanyang misis. Huwag po tayo sana tumawa. Kung pwede lang po, Sir Principal. Tigilan po natin yung ating excitement. Ano po? Sir Teodolo. Yes po. Na-convict ka ba? Well, hindi po napatunayan ako po ay naupo ay adik. Ah, kasi ano ka lang? City jail. Opo. Okay. And? And after a few months, pinalabas din po ako dahil hindi po napatunayan. Ayun. So hindi ka ex-convict? Hindi po. Okay. Wala po akong record. Hindi ka convicted? Hindi po. So na-absuelto ka sa kaso nyo? Absuelto po ako sa kaso. At yung kaso ay pagbibintang na ikaw ay? Adik daw po. Opo. Okay. So sir, hindi natin pwedeng sabihin definite na siya ay adik, Mr. Principal. You know better. Isa po kayong principal. And the only time na sasabi natin na talagang definite siya ay adik kung na-convict ho siya ng korte. Hindi ho siya na-convict. Suspect lamang po siya. At eto pa ho sir ha. Mag-ingat ho kayo sa mga pagbibitaw niyo salita agency na pwede ho kayo malibel. Siya po ay naabsuelto ng korte. Ang korte mismo nag-absuelto sa kanya na nakita na wala ho siyang kasalanan kaya ho siya pinakawalan. Kung patuloy niyo pang pagsasabihan na siya ay addict, pwede niya ho kayo malibel, sir. FYI lamang po, Mr. Principal. Okay po. Okay po. Ano po? Okay. So wala ho talagang patunay pa na siya ay addict. Now, sir, having said that, noong mga panahon po ay nasa kulungan siya, talaga naman hindi niya pwedeng dalawin yung kanyang anak. Tama nga naman po, sir. Hindi niya pwedeng dalawin. Ngayon po, sir, meron na siyang stable job. Being an Uber driver. Uber driver is a stable job. It's a marangal po na trabaho yun, ang pagiging Uber driver. Okay po, apa. So, sandali lang po, sir, ha? Miss Myra Pasturin, MSWD, Calaca, Batangas. Maganda hapon po, Miss Pasturin. Ay, hello, sir. Ma'am, andito po si Mr. Garcia. Ito pong sitwasyon, yung kanya pong misis ay yumao na po. Now, siya ho'y bagamat nakulong, pero siya po'y naabsuelto ng korte at napawalang sala. At kung ano man po yung ikinaso sa kanya, the court found it to be something na maabsuelto siya dahil hindi totoo. Ano po? So, ma'am, nasa batas naman natin, alam niyo po yan, na kapag namatay po yung isa sa mag-asawa, mapupunta po sa isa yung kustudya ng bata, hindi po sa mga kamag-anak. Di po ba? Tama? Opo, ma'am. Opo, sir. Wala na po si Mrs. Garcia, kaya kay Mr. Garcia po, mapunta yung kanyang anak. Di po ba? Hindi po sa mga bilas, sa mga tito o sa mga biyenan. Tama po ba? Opo, sir. Having said that, darating po kami dyan, sasamahan po tayo ng ating PNP at barangay para maging maayos po yung turnover, makuha po yung bata. Tama po, ma'am? Okay po, sir. Sige. Salamat po, Miss Myra Pasturin, madam. Thank you po. SP1 Bernadette Baldrias ng Calaca, Batangas.
Ma'am, kasama po yung MSWD. Kukunin po natin yung bata. Okay po, sir. Salamat po, SP1. Okay po. Thank you po. Mister, lang po namin po dito. Opo, opo, madam. Mr. Principal. Mr. Principal. Sir. Mr. Principal. Hello po, hello. Opo, opo. Hello po. Oh, so, sir, ito, sigurado ako, sir, hindi ka na matatawa dito. I'm sure, hindi ka na matatawa. Dahil yung desisyon po ng mga kinaukulan, MSWD at PNP, mapupunta po sa kanya yung bata at yan po ay kukunin na namin kasama po kami. Ano po? Okay po, okay po. Di pag-usapan na lang po ulit. Oo, oo. Napapatawa ka na? Hindi, nakapatawa ka pa rin? Hindi na. Hindi na, ano? Salamat po, Mr. Principal. Okay po, okay po. Okay. Hindi na siya tumatawa. Kanina tawa siya ng tawa. Para siyang parang sinusundot-sundot yung puwit niya. Ngayon, naging seryoso siya. Sir, makukuha mo itong mga bata. Ay, maraming po salamat, sir. Ilan ba yung anak niyo? Isa lang po, isa lang po. Makukuha niyo po ito. Guaranteed. 101%. Thank you po, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good luck po sa inyong trabaho. Maraming po salamat. Grab driver. Thank you po. Continue that. Thank you. Tata, wonder. Kanin ba ito? Ah, kasama pa ata ito. Client, kasama ba ito? Yung kanina. Sige, yung okay. Nauna ata. Okay, thank you. Okay, sige po. Okay, at punta naman po tayo dito sa kaso. Andito ngayon bisita natin si Joanne Malinaw, si Teresita Malinaw. Sila po ay mag-ina, kasama din nila si Delia de la Cruz, para ireklamo niya yung kanyang amo dahil daw po sa pagmumura at panduduro sa kanya nito kung kaya't nais ng mag-public apology na lamang ito sa kanya. Okay, sige. Habang hinihintay pa natin, eto muna, mag-spills muna ako. Ang bahagi pong ito ay hatid sa inyo ng Prostamen, Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men, 3K Battery, Dare to Compare. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At binabati nga po pala natin ang advance happy birthday. Ito daw pong si Pets de la Cruz Kadag on October 8. Ayan, advance happy birthday. Happy birthday! At yung mga taga Land Bank, ito avid listener daw po ito ni Idol. Avid listener din po ito ng Wanted sa Radyo. Mga taga Land Bank, FMDRMU, ano ibig sabihin niyan? FMDDHD, lalong-lalo na daw itong si Armin Ordonez at saka si Ruben Rombawa. At mga kapatid, ang bahagi rin pong ito ay inihatid sa inyo ng J&T Plasticware, ang paborito mong plastic. Sumubaybay sa J&T Plasticware Facebook para po sa mga exciting contest promos at mga bagong produkto. At sa mga call center agent natin na nasa night shift, mga listeners, problema mo ba ang pagod, puyat at stress? Mag-Robust Energy Capsule, at ang Robust Energy Capsule po ay merong energy boost formula na mula po sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamins B1, B6 at B12. Wala po itong caffeine, kaya ito ay safe gamitin. Gawa po ito ng ATC Healthcare International Corporation. At ito nga, Idol, andito itong mag-ina kasama po si Ma'am Delia de la Cruz para nga ireklamo yung kanyang amo dahil daw po sa lagi itong nagmumura at tinuduro pa siya, kaya't gusto niya mag-public apology ito sa kanya. Opo. Magandang hapon po. Kayo po si Ma'am Joanne? Yes po, ako po, sir. Bakit po kayo palagi minumura na inyo amo? Ano po, hindi naman po sa palagi. Twice niya po kasi sa akin ginawa nung September. Bakit naman po may kasalanan kayo? Hindi po, kasi ang word ko lang naman po is yung ang taga-tagala natin dito, wala tayong nakakaaway. Which is tinatanong ko po sa kanya, ano po yung mali doon? Tapos meron daw po siyang tauhan na nagsabi daw po sa kanya na sabing grupo daw pong apat na mag-promodizer po kasi ako eh sa store po nila. Okay. Sa amin daw pong apat, meron daw po siyang tauhan na narinig daw po sa aming apat na ayaw daw po namin sa pamamalakad niya. Kaya niya po kami pinag-iinitan. Tinatanong ko po sa kanya, dun sa nagsabi sa kanya, dapat i-pinpoint niya po sa amin, hindi yung sa amin niya po ano yung galit niya. Ang pinakareklamo niyo po, ma'am, ba't ko kayo napunta rito? Ano po, ang ano ko lang po, actually po hindi po sana ako makakarating dito eh, kasi nag-hearing na po kami kahapon sa barangay. Kaya po, ano po yung pinakareklamo niyo po, ma'am? Ano po, yung minura niya po ako, tapos dinuruduro niya po ako sa loob po ng selling area. Dalawang beses po kasi nangyari. Nung September 29 po. Minumura-mura niya kayo twice na. Yes po. Ano po klase mura? Yung PI? Opo, complete po talaga. Tapos with matching duro pa po siya at sa akin. At yan po yung ginagawa niya sa harap ng mga kasamahan niyo. Opo. So ang gusto niyo lang po,
ay maklear yung pangalan at mag-public apology siya? Opo, kasi inaantay ko po yung sorry niya po kahapon man lang na magkaharap kami sa barangay. Parang wala lang po sa kanya yung reklamo ko kasi parang ano lang, sir. Yung hindi po siya nag-ano. Hindi, parang hindi niyo po nakikita sa kanya na, Joe, I'm sorry, ah. Pero nagtatrabaho pa rin ho kayo sa kanya hindi ngayon? Hindi na po, umalis na po ako. Under company po kasi ako. So parang nag-decide na lang po na ano na lang, iwas na lang para po kasi buntis nga po ako. So para okay lang naman po sa akin. Ang gusto ko lang po sana, matanggap niya po yung mali niya na pagmumura sa isang babae. Na wala kang kasalanan. Ah, lalaki ito? Yes po. Okay. Mr. Marco Betita ng Marco Store. Sir Marco, good afternoon po. Hi sir, good afternoon po sir. Andito po si Ma'am Joanne, yung dati niyo po empleyado. Ah, yes po sir. Naluluha-luha po siya, buntis po siya. Umalis na po pala siya sa inyo dahil nga po't namuran niyo siya twice at sa harap po ng maraming kasamahan niya. Opo, ang gusto lamang niya po ay sana man lang pagsisihan niyo po yung ginawa niyo sa kanya at mag-sorry kayo. Yun lang daw po. Opo, yung po ba sir, kaya niyong gawin? Opo sir, opo. Nagawa ko na po sa kanya yung sir twice na po. Kasi nasa tindahan po kami. Nung nakapagmura po ako sa kanya, gawa nga po ng galit. Sinabi niya po sa akin na babae siya. So, nung naiyak sa sir, sabi ko, sorry Joanne, gawa lang naman init ng ulo. Okay. Nag-sorry ka po noon, sir. So, opo. Oh, Ma'am Joanne, nag-sorry na raw siya. Yun nga po, paano mo po i-accept kung pagbaba niya po ulit ang hagdan, nagmura po ulit siya. So, para saan po yung sorry niya? So ako po, nakapag-post po ko sa Facebook pero wala pong pangalan niya. Sinugod niya po ulit ako. Gusto ko lang po talaga sa kanya. Dapat kausapin niya po ako ng maayos. Mag-sorry po siya na taos po sa puso niya po. Ba hindi nga ulitin niya po ulit? Okay. Sir Marco, naintindihan ko na po ang gusto niya mangyari. Baka naman po, ang sa nakikita ko po, ang gusto mangyari talaga ni Ma'am Joanne, magkaroon po siya ng peace of mind at para naman manumbalik po yung dating pagrespeto niya sa inyo bilang isang amo. Diba? Gantihan nyo naman po sana yan at magpakita rin kayo na kay respeto kayo. Siguro po, tama nga naman yun, mag-apologize ka sa kanya and then yung apologize na very sincere at huwag nyo na siyang balikan pa at mumurahin pa ulit. Sir, okay lang po ba paliwanag ko po yung side ko? Sige po. Ano po kasi sir, nung nag-sorry na po ko sa kanya, bumaba na po ako ng hagdan, umiwas na po ako para wala na akong masabi. Kasi nung ano nga po nung sir, pag kinagabihan nun, di ba po nag-sorry na ako sa kanya, nagpo-post pa siya sa akin sa social media, sinisiraan niya ako, pati yung asawa ko. And which is tama na po sana. Sabihan pa po kung ano sir. Tapos sir, nung cut-off po nila, papapirma sa akin ng cut-off niya, kinausap po siya, sabi ko, Joanne, sorry, tama na, ayoko ng maraming kulo, para tapos na. Sige po, madali itong ayusin sir, ganito. Ma'am Joanne, mangangako ka na wala ng post sa Facebook. Kahit na pada, please. Okay, ma'am? Yes po. Alright. So, ikaw rin, Sir Marco, pwede ba, Sir, last na rin po yung pagmumura or wala ka ng communication o wala ka ng sasabihin pa kahit kani-kanino na makarating, masamang mga pananalita makarating kay Ma'am Joanne? Yes po. Okay. So, ikaw po yung nag-apologize na, Sir Marco? Opo, yes, sir. Nag-sorry na po talaga. Sir, baka pwede po. Gusto niya marinig one more time. Nag-apologize ka. Joanne, sorry. Okay. Okay lang naman po yun, sir. Pero sana po, wag na po maulit. Gusto ko po kasi sa inyo makita kahapon yung sincere po talaga na, parang inaamin niyo po sarili niyo na, sorry, Joanne, nagawa ko. Yung ganun po. Kasi parang ang kaharap ko po kayo kahapon. Ang sama po ng loob ko. Parang ang taas pa po ng tingin niyo sa sarili niyo. Okay. Joanne, kasi diba ganito, sabi ng barangay, gusto mo ba, Joanne, mag-sorry na si Marcos sa'yo through letter pa? Diba ikaw mismo ang tumanggi? Sabi mo, itutuloy mo pa rin ang kaso kahit mag-sorry ako. Sir, diba? So, kung ano, dapat doon pa lang po, magsasalita ka pa lang po, inaantay ko po yung manggaling sa'yo mismo sa bunganga niyo po na, Joanne, sorry. Na yan, Joanne. Sir, mo yan, sa loob po tayo ng barangay, sir. Yun lang po yung inaantay ko. Nagaling po sa bibig niyo po mismo na, Joanne, sorry, sana magkaisa tayo dito pa lang. Okay. Sandali lang po. Sandali lang po, sir. Sir Marco, talaga bang pinagsisisihan niyo po yung ginawa niyong kasalanan kay Ma'am Joanne? Yes po, sir. Para pa po dumating sa ganito. Opo, sir, talaga. Okay. Sir, huwag kayong tumawa, sir. Kasi pag tumatawa kayo, lumalabas na hindi po kayo sincere. Nandala lang po ako. Alright. So, yun ho ba talaga pinagsisihan niyo? Opo, sir. Opo. Okay. One more time, sir. Yung bang sorry na hindi kayo tumatawa, kasi kanina sir, parang tatawa kayo, parang nagmamadali kayo. Yung bang dahan-dahan na sorry. Sir, i-consider,
magiging considerate po dapat tayo sa kanya, sa kanyang sitwasyon, dahil siya po ay nagdadalang tao, buntis po siya. Ano po? So alam niyo po, pag yung mga buntis, very sensitive po yan sila. At consider niyo po natin yung huwag silang ma-stress, kasi pag na-stress po itong mga nagdadalang tao, there's that possibility na baka sila ay makunan. At konsensya mo yan, sir, kapag may nangyari sa kanyang pagbubuntis. Di ba, sir? So, sir, pagbigyan na lang po natin yung kanyang kahilingan. Maliit lang po na kahilingan yung sir. Hindi naman kawalan pagkakalalaki mo yun kapag ikaw yung kumbaba sa isang babae, sir, lalo pat buntis, di po ba? So, sir, please do it, sir. John, sorry na talaga, John. Ayoko nang lumaki pa to, tama na. Gusto ko na rin po itong mahinto, sir, kasi sana po yung mga nangyari kahapon matapos na po, tsaka wala na po mga issue or what. Para maklear po yung pangalan ko po dyan sa story nyo, imagine nyo po ang tagal ko na dyan, sir, almost 5 years. Ang laking baw ko po kaila ate tsaka kaila kuya. Kaya hindi ko po maano sa inyo kung bakit ginagano niya ako. Pero ngayon, sir, sige, I accept your apologize. Yun lamang po yung gusto ko, sir, marinig po sa inyo na nasa puso nyo po talaga. Hindi po ko hahantong sa ganito kung nakita ko po sa inyo kahapon yung sincere niyo po. Yun lang po, sir. Ayun. Oh, sir, nailabas na niya yung sama niya ng loob at nabunutan siya ng tinik. Maganda po itong ginawa niyo, Sir Marco. Nakikita niyo na talagang kayo po'y sincerong nag-apologize sa kanya. Sige, sir. So, natuldo ka na itong problema. Salamat po, Sir Marco, sa inyong paghingi ng public apology sa kanya. Sir Marco, okay, magandang hapon po, Sir Marco. Thank you po. Ma'am Joanne, ayan. Na-clear na po yung name nyo, nag-sorry na po siya at nakita ko naman po, sincero po yung kanyang public apology kanina. Yes, hopefully, ito na po yung tuldok sa problema nyo. Thank you po, sir. Salamat po. Maraming salamat po talaga. Ma'am Juan. Ingat po kayo, ma'am. Thank you po. Tata! Wonder! Okay, sige, salamat. At punto naman po tayo sa isa pang kaso kay Christine. Okay. Raniola. Ito po si Christine Raniola. Ay gusto niyang ireklamo yung kanyang dalawang inaplayang agency dahil yung isa ay anong problema? Walang nangyari dun sa kanyang pag-a-apply. At nagbayad ata siya, so gusto na lang niyang ma-refund. At syempre, sige, paupuin na natin si Miss Christine. Pakwento po niyo kay Idol kung Ma'am bakit Christine. Dalawang agency ang inyong inireklamo. Dalawa? Hindi lang isa, dalawa. Ba't siya napunta sa dalawang agency? Ma'am Christine, magandang hapon po sa inyo, ma'am. Magandang hapon po, sir, ma'am. So, gusto niyo po makuha ang inyong passport? Hindi po. Yung gamit ko po, tsaka mga papeles po. Ah, okay. Gamit at mga papeles. Saan ho sana kayo papunta? Hindi po, local lang po. Ah, local lang ito? Okay. Nag-apply po sa agency po na para po sa factory worker po. Okay. Tapos po, pinag-medical nila po ako, tapos hindi po natapos nung araw na yon kasi po nahapon na. Magsasara na po yung agency. Sabi ko po, bukas na lang po tatapusin. Tapos sabi po nung Ma'am Christie po, yung sasama na daw po niya ako doon sa company na pagtatrabahuan ko. Pero walang nangyari? Hindi po ako sinama doon. Sige po, ganito na lang, exe natin. Mm-hmm. So, gusto niyo na po makuha yung mga gamit niyo. Apo. Karapatan niyo po makuha yung mga gamit. Sige. Miss Joanne Dingle, Operations Manager. Magandang hapon po, Ma'am Joanne. Ma'am Joanne? Yes po. Ma'am, pakibalik na lang po yung mga gamit ni Ma'am Christine. Ano po? Ay, hindi ko po alam kung saan kasi naiwan. Wala po dito sa agency namin. Kahit pumunta po kayo dito, wala po dito. Dinala niya po. Oh, pero yung mga dokumento po, nandyan sa inyo? Eh, kung bumalik siya dito at makipag-usap, kasi that day, wala pa po nga araw na yon. Kaya hindi ko po alam yung scenario talaga. Sige po. Tinanong ko sila dito, bumalik po siya para makilala at maano namin na siya talaga. Kausapin po siya namin kasi ang importante po, bumalik lang po. I-entertain po namin siya. Very good, very good. Excuse me, Mama. Yes. Miss Rosemary Barmaceda, may-ari ng AJL Agency. Ma'am Rosemary, magandang hapon po, Ma'am Rosemary. Apay po. Ma'am, si Rafi Tufo po sa Radyo 5. Ma'am Rosemary. Hi, sir. Opo, madam. Good afternoon po, sir. Good afternoon po, madam. Ma'am, apo. Ito pong... Pasensya na po, nasa labas po kasi ako. Okay lang po. Ma'am, ito pong apo. Mga gamit ni Ma'am Christine, gusto niya na po makuha. Pwede ba? Apo, actually po, sir, kausap ko po yung asawa niya. Okay. Nung isang araw pa namin siya tinatawagan, pinapatayan niya po kami. Tinext na namin. Natatakot po kasi kaming pumunta doon nang walang kasama po.
Ah, e may okay. May saltik po ata yung babae na yan. Kami pa ang binaligtad. Ah, sandali po, mama. Ma'am Christine, tinatawagan ka pala nila at pinapatayin mo sila ng telepono. Ba't ganun eh? Hindi ko naman po, natatakot lang po akong pumunta doon na mag-isa. Kailangan ko po, hindi ko po kabisado ang Malate po. Kasi pinunta po ako doon. Pero Ma'am Christine, wala akong kinakapyan dito ha. Pag pumunta ka rito, pakinggan mo rin yung side ng kabila, di ba? At pakinggan mo rin, sasabihin ko, hindi ho tama naman yon na kapag tinatawagan ka ng taong kung saan, eh meron kang kailangan sa kanila, ikaw pa nagmamalakit, papatay mo silang telepono. Hindi ko po pinapatay, hindi ko lang po sinasagot po. Kasi po ano. Eh dapat sinasagot mo. Diba? Next time, mm-hmm. Kaya nga may cellphone tayo, diba? Opo. Bakit pa tayo may cellphone? Kung hindi natin sagutin yung mga tumatawag sa atin niya. Maliban na lang kung yung mga tawag na yun ay hindi natin gustong kasagutin dahil manluloko. Eh, pero ito, tumatawag sa atin, kilala mo naman ito, eh, agency, at may kailangan ka sa kanila, sagutin mo. Opo. Okay? So, Ma'am Rosemary, Miss Kumine, well, nahiya na lang daw po siya at natatakot ko, whatever. Yes, kasi nga po ganito po, sir. Kausap ko na po yung asawa niya kasi ayaw niya mag-reply. So, pinext na po yung asawa niya, nasa Batangas po. Okay. May usapan na kami ngayon kung okay. Kailan mo kukuhain yung damit good. Mo. So, ma'am, kailan niya po pwede makuha yung mga gamit anytime niya? Anytime po, sir. Kasi good. Kami, sir, hindi kami lagakan o tambakan ng mga damit nila. Okay. Sige po. So, kukunin niya po yung kanyang mga gamit at mga papeles. Ano po, ma'am? Tama? Opo. Sige. Ma'am Rosemary, mabilis pala kayong kausap. Salamat po, Ma'am Rosemary, ha? Wala pong problema, sir. Sila lang po ang may problema. Sige po. Ma'am Rosemary, oo. Magandang hapon po sa inyo, opo. Ma'am Rosemary. Opo. Thank magandang you. Hapon din po. Thank maraming din salamat po. Sana sabihan nyo rin siya na dapat may inaano din po siyang mga, na may mga one word din po dapat siyang sinain na ginagawa eh. Sige po. Ma'am Rosemary. Kasi wala siyang isang salita. Opo. Ma'am Rosemary, magandang hapon po sa inyo, ma'am. Magandang hapon din po. Maraming salamat po. Sa soul po. Ma'am Joanne, maraming salamat. Magandang hapon yes, po, Ma'am Joanne. Okay po. Welcome po. Thank you po. So, Ma'am Christine, sige. Tutulungan sir, po namin kayo na makuha. Sisingit ko lang po yung sa agency na isa, yung isa pong liusan. Yung po kasi yung talagang parang naloko po sa akin. Ano po yung? Kaya nga po, kukunin po natin, tutulungan po namin kayo, mm-hmm. Sasamahan po namin kayo para hindi na kayo matakot, di ba? Dahil sabi nyo kanina, natatakot kayo. Huwag na kayo matakot ngayon dahil meron kang kasama na reporter namin na mula sa umpisa hanggang sa dulo, hanggang sa makuha mo yung mga gamit mo, papeles mo, hindi ka namin iiwanan. Okay? Apo. Sige, punta ko kayo dun sa kabilang mo para po. Meron tututok na isang reporter sa inyo. Ano? Salamat po. Gandang hapon po, Ma'am Christine. Gandang hapon din po sa thank inyo. Po. Thank you po. Okay, so mag-news break muna tayo. Alright, at ang bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng Organic Azaay Berry na tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Azaay Berry All-Natural Nutritious Premium Health Drink from the Amazon Rainforest of Brazil. Organic Azaay Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 3:23 ng hapon at may magandang sumo na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon. Kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan sa taglay nito na antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon. For increased color text, Fungi hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga kilalang butika at supermarkets sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Davis Paints, the number one paint exporter. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis.
Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro. Yung dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry. Protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium, at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, susot ka eyeglasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Bagot ka na ba sa traffic? Sa mataas na presyo ng gasolina, kapit lang mga kapatid. Kumapit ka sa Clean Fuel. Dito, garantisado mura na, malinis pa. Hindi lang ito auto LPG, may diesel at gasoline din. Premium 95 octane at Euro 4 ito. Kaya siguradong quality. At ang service, the best. Well-trained ang mga staff. May canteen, libreng tulugan at paliguan din. Kaya ikaw at ang auto mo, ipaalag ang Clean Fuel muna. Open 24 hours. Clean Fuel, quality fuel for less. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng Action News Update mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang Action News Update ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita! Action! News Update! Ang oras, 3:25 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Di umano'y redundancies o pagdodoble ng ilang mga items sa 2018 budget kinwestiyon sa Senado. Umaaksyon si Beverly Natividad. Kinwestiyon ni Senador Lacson ang ilang redundancies o pagdodoble sa mga items sa 2018 budget. Sa interpelasyon ni Senator Fanfilo Lacson na sponsor ng 2018 budget bill na si Senator Loren Regarda, kinwestiyon nito kung bakit nagdoble ang ilang mga items. Unaan niya, ang DPWH at DepEd ay may parehong item para sa school building program. Hindi rin daw malinaw ayon kay Lacson kung alin sa dalawang ahensya ang may kapangyarihang mamili kung saan at ano ang mga detalye ng konstruksyon ng school buildings. Mukha raw kasing tinanggal ito sa DepEd at inilagay na rin sa DPWH kahit na dapat ay implementation lang ang gawain sa mga school buildings ng DPWH. Kinwestiyon din ng senador ang pondo sa Agno River. Anya, taon-taon na lang ay may appropriation para sa Agno River at nagsasayang na ng pera ang gobyerno sa proyekto kung hindi matapos-tapos dito. Sa walong taon-anya na pinopondohan ng GAA, ang Agno River ay may na-allocate na rito na 5.45 billion pesos. Pero muli, sa taong ito, may alokasyon na naman daw na 1.17 billion ang Agno River. Ayon din sa senador, doble rin ang pondo para sa student financial assistance na naka-allocate naman sa 2018 budget para sa CHED o Commission on Higher Education at DSWD. Tanong ni Lacson, bakit daw may alokasyon ng DSWD para sa student assistance? Kaya wala naman itong malinaw na programa para sa mga estudyante tulad ng CHED. Gihit niya ang mga kunyaring indigent scholars ng DSWD na sinasabing beneficiaries ng student assistance funding nito ay pawang gawa lamang ng ilang congressman. Maaksyon, Beverly Natividad, Radyo 5, 92.3 News FM. Philippine Standard Time, 3:27 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 592.3 News FM, Jessica David, sanman kailanman kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon! News Update! Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Davis Paints, the number one paint exporter. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo. Ang mga mata at tenga ng Radyo 5 nag-uulat upol sa daloy ng trafiko. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report. Ayon kay Taxi Squad member Lucio Casiel, nagsimula ng bumigat ang daloy ng trapiko sa kabuuan ng San Mateo Bayan na patungong Batasan Road sa magkabilang panig nito.
Samantala, ayon kay Taxi Squad member Primitivo Salo, may pagbabagal na sa takbo ng mga sasakyan ng mga nasa kahabaan ng Marcos Highway na patungong Masinag Antipolo habang banayad ang kabilang lane sa oras na ito. Maraming salamat sa ating Taxi Squad members na sina Lucio Casil at Primitivo Salo para sa kanilang ulat trapiko ngayong hapon. Ang Taxi Squad Traffic Report sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay inihatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drug stores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Because your health means everything. Drink organic as a yeast. It's not just a drink, it's a lifestyle. Organic as a yeast. If health and beauty is what you seek, healthy purple is what you need. Organic as a yeast. Organic as a yeast. Organic as a yeast. Malagang paalala. Ang Organic Asahi Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit. Naintindihan ko sa buhay, di maiwasan ng happy-happy. Inom dito, kain doon, lalo kung ang dahilan ay selebrasyon. At alam kong epekto sakit na dulot ng gout dahil sa sobrang pag-inom at pagkain na mayaman sa Purine. Itong Purine na ito ang nagpapataas ng uric acid sa ating katawan. Masakit yan! Gouty arthritis ang tawag dyan. Sa isa lang ako nagtitiwala, Urex. Kasama ng tamang diet at regular exercise, nakatutulong ang Urex na may sangkap na bromelain at celery seed. Sa Urex, ramdam kong ginhawa. Para sa diretsyong trabaho at diretsyong selebrasyon, mag-Urex na! Take one capsule after meal. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Urex ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo. Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan. Kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme. Super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drug stores nationwide. From ATC Healthcare. No approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food Supplement for Men! Masarap ang buhay. Ito doong arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Big Soto po, nagsasabing iba na ang mataas ang marka. 100% tayo sa Davis Sun & Wayne Elastomeric Paint. 100% acrylic, kaya madali sa linisan. Di basta kumukupas sa arawan. Nababanat sa init, bumabalik sa lamig. Yan ang elastomeric, sumasabay sa panahon. Marami pang kulay na mapagpipilian. Kaya para sa akin, Davis Sun & Wayne ang bossing sa elastomeric paint. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Bumili ng Davis Megacryl Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Saklolo! Kailangan na pinturahan ng bahay ko! Gumamit ng Davis Megacryl 500 White dahil maputi-maputi ang Megacryl, maputi-maputi ang Megacryl, maputi ang Megacryl. Makatawan ng Mega Grill, makatawan ng Mega Grill, makatawan ng Mega Grill. Hindi maamoy ang Mega Grill, hindi maamoy ang Mega Grill, hindi maamoy ang Mega Grill. Magaling ang Mega Grill, magaling ang Mega Grill. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis.
bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Big Soto po, nagsasabing iba na ang mataas ang marka. 100% tayo sa Davis Sun & Wind Elastomeric Paint. 100% acrylic, kaya madali sa linisan. Di basta kumukupas sa arawan. Nababanat sa init, bumabalik sa lamig. Yan ang elastomeric, sumasabay sa panahon. Marami pang kulay na mapagpipilian. Kaya para sa akin, Davis Sun & Wind ang bossing sa elastomeric paint. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na! Mega pa-premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay pa lang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talaga ang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline, 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other DU drug stores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ETC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Pagsikto. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Ito doong arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng ganat kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa'yo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline, 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo. Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan. Kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme. Super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drug stores nationwide. From ATC Healthcare. No approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Hinahanap niyo ba bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik. Iwas multa. Iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya, mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Ano mang araw, Sabado nights na. Mag San Miguel Pink Pilsen na. Sarap ng urik, sarap ng totoo. Siyempre, ano mang araw, Sabado na. Sabado nights. Drink responsibly. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drug stores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ETC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding had-had, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline, 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo, Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan. Kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme, super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drug stores nationwide. From ATC Healthcare, no approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Pagsikto. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan! Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng ganat kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Mabuhay ba lang sa kanya, your honeymoon! Hindi nga sa pag-drive, ha? Honey, mababagka tayo! Saan? Kapag malabo ang mata. Walang forever. Get your eyes checked at EO Executive Optical for state-of-the-art facilities and expert eye care. Kapag malinaw ang mata, may forever. Love your eyes. If you love your eyes, come visit EO Executive Optical for expert eye care. With over 100 branches nationwide to serve you, EO has been voted by consumers as a Reader's Digest Trusted Brand 2016 Platinum Awardee. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro yung dati-dati. Nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry. Protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium, at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat-sulat ka, susot ka ay glasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Take iBerry every day for poor eyesight. Mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. I am what I choose.
I choose to keep fighting. To carry on. To live courageously. TV5 pushes me to be what I want to be. It encourages me. It inspires me. TV5 keeps the fight in me burning. I choose TV5. I choose courage. We're transmitting live. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. All right, balik na po tayo ngayon sa ating uling bahagi at nandito ang ating bisitang si Mary Ann David, isang sales lady para makuha yung kanyang anak na 6 years old mula sa kanyang asawa. So kasal sila. Ma'am Mary, magandang hapon. Po. Right. Kasal po kayo pero iwalay na po kayo at gusto niyo na po makuha yung inyong baby. Yes po. At yung baby niyo po ngayon ay nasa barangay Magliman, San Fernando City, Pampanga. Ayaw po ibigay ni Mister? Ayaw po, sir. Eh bakit daw po? Kasi daw po, babae daw po sa kanya daw mapupunta. Sabi niya yon. So meron siyang sariling batas na ginawa. Tsaka kailangan pag nagkikita kami, sir, kailangan pa daw niyang paalam sa tatay niya. Papaalam pa sa tatay? Yes po. Bakit anak ba yun ang tatay niya? Hindi ko po alam. Anak niyo naman yun, di ba? Okay. Papa's boy pa siguro itong si Sir Glenn. David, tama ba? Mr. David, magandang hapon po, sir. Sir Glenn. Hello po. Magandang hapon po, Sir Glenn. Opo, magandang hapon po. Sir Glenn, si Rafi Tulfo po sa Radyo 5, sa Bantis Radio. Sir Glenn, andito po si Mrs. Opo. Meron po kasi tayong batas, Sir Glenn, ano, na kapag nagkahiwalay po ang tatay at nanay nung bata at below 7 years old, ang kustodiya matik mapupunta po sa nanay. Paano ho yan? Eh, batas ho natin yan at kailangan po ma-implement po namin ito. Sa tulong po siyempre ng ating mga kinaukulan tulad ho ng MSWD at ng ating PNP. Opo. At wala po kayong magagawa sa hindi kayo pwedeng pumalag dahil kung hindi, mapupusasan po kayo, sir. Opo, opo. Okay, sir? So, opo. So, okay, sige po. Darating po kami dyan, sir, para makuha na po yung bata. Ano po? Opo, sige po. Sige. Salamat po, sir, ha? Opo. Thank you po. Okay, sige po. Thank you po, po, sir. Sasamahan po namin kayo, ma'am. Kasama po yung MSWD at saka yung PNP. Makukuha po natin bata. Maraming okay na yan, Odette. Schedule nyo na lang sa MSWD at saka yung sa PNP. Oh, andiyan na pala si Mrs. Tiamzon para sigurado. Ano. Mrs. Tiamzon, Social Welfare Officer, CSWD San Fernando, Pampanga. Mrs., magandang hapon. Magandang hapon po. Ma'am, dadaan po kami dyan sa inyo para makuha po yung anak po ni Miss Mary Ann David. Sa... Today po, sir. Today po. Apo, apo. Dyan po sa inyo. Sige, sir. Salamat po, ma'am. Magandang hapon po, ma'am Tess. Mabuhay ko, ma'am Tess. Thank you po. Na lang po kayo dito. Sige po, Miss Tess. Thank you po, Miss Tess, ha. Thank you. Okay po. Thank you po. Okay, sige, Miss Mary Ann. Schedule po natin. Naiyak na si Miss Mary. Ba't po kayo naiyak? Kasi po, ano, nung isang araw po, tumawag yung anak sa akin. Naghanap po siya ng paraan para makausap niya ako. Tapos sabi niya, Mami, kunin mo na ako dito kasi miss na kita. Kasi nung birthday niya po, September 23, pinuntahan ko po doon. Tapos gusto niya po sumama sa akin. Kahit isang araw lang daw po, ayaw pumayag ng daddy. Sige po, makukuha niyo po yan. Dahil meron mo po talaga tayong batas tungkol dito sa kustudiya ng bata na below 7 years old, mapupunta sa nanay. Thank you po. Sa inyo po yung mapunta, 101%. Salamat po, sige, salamat. Sige po natin. Magandang hapon po, ma'am. Sige po, magandang hapon din po. Okay, at si Gilbert Taer ay nandito para magreklamo. Sige, isunod ka agad natin siya. Sige, saan si Gilbert? Sir Gilbert. Si Gilbert Taer. Okay. Reklamo niya ang pagbabayad. Ano yung babayad? Gusto ko dun sa mga complain at sa mga ano natin nanonood. Inuhulaan na rin nilang commercial. sabi ng mga IT natin, yung kasi naka-live tayo, live streaming. Oh. Habang ng commercial, naghuhulaan sila. Ano susunod? Naglalaro sila, no? Ano susunod na commercial? At least, yung mga listeners natin, para hindi sila mainip.
Habang medyo matagal, pasensya na po kayo, pero yan ang bukay eh. Doon sa mga namin, minamahal nating mga viewers at listeners, importante po kasi yung commercials, yung sponsors. Mas maraming sponsors po, dapat mas lalo kayo matutuwa. Ibig sabihin, matibay po yung aming programa. Kasi diyan naman po kami kumukuha ng pansweldo po sa aming mga sarili, pansweldo po sa mga kasamahan namin, pang tulong po sa mga lumalapit sa amin. Kasi kung yung isang programa po, mga sir, mga ma'am, na walang mga commercial, abay, sinyalis po yan na delikado ang lagay. Malamang, hindi matatag. Malamang. hindi natatagal yung programa ngayon. Kung tatagal man, pilit, nag-i-caus yung mga nasa likod niyan. Kaya dito, correct, sinasabi ko lang po yan para hindi kayo mainip at hindi kayo magalit sa amin. Matuwa ho kayo kasi alam ko marami sa inyo nagsasabi na sana tumagal pa yung programa ninyo. Eh talaga po yung mga dasal niyo po na napapakinggan, tatagal po talaga sapagkat marami pong commercials. Ang mga commercials po, patunay lamang na maraming nagtitiwala sa amin na mga advertiser. Yan po yung patunay dyan. Salamat po. Okay. Okay. At dito na nga si Gilbert Taer para ireklamo yung mga, ano pala ito, yung mga binabayaran sa eskwelahan sa kanilang lugar. So, Surigao del Norte pa pala ito, Tagbong Ngabong Elementary School sa Surigao del Norte. So, marami atang singilin. Ako, ito na naman yung sinasabi natin, walang ka. Walang kakupas-kupas. Kupas-kupas. Walang katapusan, walang kadala-dala. Mga school principals, public school teacher, patuloy pa rin yung pangingikil sa mga estudyante nila. Sir Gilbert, good afternoon po. Good afternoon po, Idol. Ano po yung mga hinihingi nilang bayarin para saan daw? Yung ano, Idol, yung nagpapagawa sila ng fish pan. Fish pan? Opo. Okay. Cargo lahat ng ano yan, yung gastusin ng yan. Cargo ng mga magulang. Magkano po yung hinihingi para daw pang paggawa ng fish pan? Sa ano ko yung, ano yan eh, sa grade 6, 120. Okay. Tapos yung may, bukod pa yung sa ano, yung sa 1 and 2, hindi ko lang alam kung magkano. So, lahat ng mga estudyante doon, from grade 6 pababa hanggang grade 1. Mayroon po, mayroong bayaran po. May babayaran. Opo. Contribution. Opo. Para pagpapagawa ng fish pan. Opo. And I'm very sure nin, 100% ang dahilan bakit sila ay kumukolekta sapagkat utos ng PTA. PTA. Oh, aprobado ng PTA. Aprobado ng PTA. At sasabihin naman ng DepEd, inaaprobahan na, inaalaw yan. Nako, bawal ho yun. Yung pong naniningil sa inyo, opo, kung kaya nyo po sana, kaya alam, siyempre, ayoko na kayong gatungan, baka kayo mapaaway lang kayo sa school. Murahin nyo sana. Hindi nga po, totoo yan. Kasi, pinapayagan nga ng PTA, allowed, may tinatawag na allowed contribution na pinapayagan ng DepEd na ang PTA ay maningil for certain contributions. Oo. Allowed yun, pero, voluntary. So, ibig sabihin, kung ayaw nyo pong magbayad, siningil kayo, pwede nyo pong murahin yung naniningil. Putris ka, ayoko magbigay. Wala kayong magbigay. Lalo ito fish pond. Anong kinalaman sa fish pond? Okay, maubos na yung oras natin sa tatawag. Huwag ko kayong magbayad. Sige, matatawagan tayo. Wala. Sige po, sir. Wala ko kayong babayaran. Siguruhin po namin sa inyo na hindi kayo magbabayad. Hindi po sinasagot ng eskwelahan. Siguro nakikinig na sa atin at alam na hong mangyayari na mapapagalitan lang sila natin. Hindi na sinasagot. We'll make sure na hindi kayo magbabayad. Tatawagan po namin yung mga dapat tawagan doon sa inyong probinsya. Punta kayo nung balik kayo ulit. Opo, salamat po, Idol. Salamat po, sir. Yes, sir. Salamat po sa pagpunta, sir. Salamat po, sir. Medyo pahirapan ata yung pagtawag sa Surigao. Surigao pa pala kasi ito. Eh baka nakamonitor sila, alam na nila mangyayari. So sabi nila, ba't pa natin sasagutin yan? Eh mamumura lang tayo at mapapagalitan lang tayo. Malilecturean lang tayo. Eh di, huwag na lang tayong sumagot. Tama lang na hindi nyo sinagot dahil talaga namang malilecturean kayo rito. So the best thing for you to do is gawin yung nararapat, which is huwag na kayo maningil. Yun lang naman talaga yun. Bakit parang kayo tuloy-tuloy sa paniningil na sinasabi naman noon pa na bawal? Lalo't public school, di ba? Kung private yan, wala nga angal. Di ba?
Kaya nga sa public school nila gayong mga estudyante, nitong mga magulang na mga may hirap, mga vendor, factory worker, tricycle driver, sa public school kasi sapagkat mahirap sila at wala silang kakayahan na itustos yung edukasyon ng kanilang anak sa private. Mm-mm. Lalo pag probinsya, karamihan farmers. Exactly. Kasi bakit public? Dahil sa public, walang mga bayarin. Oo. At libre yan. Kaya nila dyan nilagay. Kasi kung meron silang kakayahan, kung mayaman sila, hindi sa private na sila. Mm-hmm. Yan dapat nilalagay nyo sa kukote nyo, mga principal, mga teacher, isaksak nyo yan sa kukote nyo. Sa kukote nyo sinlaki ng butil ng palay. Malaki pa nga siguro yung butil ng palay. Diba? Mr. Oscar Masuhay, Region 13 Education Program Supervisor ng DepEd. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po naman. Sir, si Rafi Turfo po dito po sa Manila. Okay po. Po. Sir, ito pong Tagbongabong Elementary School. Okay. Nagpapagawa po ng fish pond. Fish pond? Opo. Wala akong idea tungkol po dyan, pero aalamin po namin. Very good. So sir, pakisabi po sa school principal at sa lahat ng mga teachers doon, stop na po yung paniningil para sa fish pond. Okay po, maraming salamat po sa information na ibinigay ninyo. Kami po talaga dito sa division, wala akong kami kaalam-alam niyan. Ayun. Mabuti na lang po at tumawag po kayo. Oh, sige po. Sir Oscar, sobrang thank you Sir Oscar ha. Mabuhay po. Okay po. God bless po sir. Thank you. Salamat thank you. Po. Thank you. Oh, Sir Gilbert, sabi ko sa iyo. Sige. Para masiguro yan, balik ko dun sa kabilang booth para ibigay mo yung detalye pangalan ng teacher off air kasi baka nga nakikinig yung teacher pag initin nga naman kayo. Sige, bigay mo kay Sir Oscar para matawagan yung pansin ng teacher at patitigilin na. Okay, sir? Salamat po, Sir Gilbert. Magandang hapon po. Thank you. Thank you. Tara! Wonder! Diba? Ba't ka kasi singil-singil? Eh, alam mo naman talaga dapat hindi ka niningil. Kasi dapat no collection policy talaga eh. Mm-mm. Diba? Ang DepEd. Maalala ko nung, kasi ako nag-public school nung elementary ako. Yung mga kasamaan ko estudyante, maalala ko yan, pila-pila yan sila. Bibigyan ng papel nung teacher namin. Tapos ako, tulpo. Ali na corner, ha? Espera. Kung baga hindi ka pinapila. Sambuanga Elementary School. Ano daw ibig sabihin? Kasi pagkagaling ng Pilar College yung sa ano ko, yung private, nung pagdating ko ng grade 2, grade 1, nag-public na ako. Kinder lang at akong private. So naranasan mo talaga, no? Oo, nag-public ako. Yung best kong nag-public. Uy, magagaling ang mga guru sa public, ha? Oo. Actually, grade 2 pala nung grade 2, sasabihin nung espera. Sabi, wait. Hindi ko makalimutan yon. Sabi ko ba, okay ito, akong pinahintay. Tapos yung mga kasamahan ko, isa-isa pinapipila at binibigay instruction tungkol naman sa contribution. Pinapagalitan pa sila, pinalilinis pa. Ako hindi. Hindi exempted talaga. Ka. Exempted. Bakit? Pag wala na silang lahat, tatawagin ako ngayon, bibigyan ako ng papel. At hindi ko alam kung ano yung papel na yon. Bibigyan. Amuhin pa ako ng teacher ko. Uy, special ka pala. Special. Ano ka pala pet ng teacher mo? Lalo ngayon, National Teachers Day. Bigyan pa ako teacher's ng candy. Day. Alam mo yung tira-tira? Ewan ko, kinabutan mo yun. Yung tira-tira na candy nung ay, mukhang hindi ko naabutan. Mga, yung mahaba na candy. Yung mga nakikinig mga matatan, ko. Medyo kasing edad ko. Notriban lang, okay. Bibigyan pa ako. Para saan po ito ma? Ay, kumeste. No, ay problema. Di kakainin ko ito tira-tira. Punta ako sa bahay. Bigay ko sa ano sa bahay. Pakita ko yung papel. Aba, may pakain pa sa iyo, ha? E, titingnan yung kapatid ko, si Ate Tucci yun. Iling na naman. Tapos tatawagin yung tatay ko. Daddy, ito, may bigay yung school. Ano ba yung solicitation? Hindi. Ah, hindi. Si teacher, magpapapirma ng PTC. Yun lang. Lisensya sa baril. Oh, dahil nga pala, official ang tatay mo. Kasi provincial commander yung tatay ko noon. Nga. Major. Major, provincial commander, ang major doon sa Sambuanga yun at that time. Yun. At hindi lang isang beses nangyari siguro, paulit-ulit. Ang daming pabor pala. Yun noong naman kasi, pala. Noong kasi wala pang firearms explosive division. Oo. Yung provincial commander pwede nang pumirma para sa mas maganda pala noon, ano, pag may kilala kang so yung mga teacher, papapirma yung tatay ko. Eh, siyempre, may tatanungin muna, okay ba yung teacher na yan? Okay, okay to si teacher. Siguro, para sa mga mister nila, pirma.
exempted na ako sa ano, sa paglilinis, exempted pa sa contribution. Yun. Teacher's pet ka pala nung araw. Pero nung hindi na provincial commander yung tatay ko, wala na. Oo. Balik sa dating paglilinis. Pero okay. Kasi napag-usapan weather natin lang. Dahil weather Teacher's Day din ngayon. Sakto. At Teacher's Day. Oo, kaya sa mga guro, maestra, o professor. Mabuhay kayo mga guro. Oo. Yan talaga naman mga bayani itong mga guro natin. True. Meron lang kasing iba nalilis ng landas na hindi marunong umintindi. At ako naman, Nins, ang sisisihin ko, kung may mga guro nalilis sa landas at nangingikil sa mga estudyante sapagkat merong tarantado dyan sa DepEd na hindi binibigay ang budget nila, yung MOEE nila. Yun, oo. Binubulsa. Kaya hanggang itong mga ngayon. Teacher ngayon, gumagawa ng remedyo. Di ba? At mangingikil. Meron naman talaga mga teacher mababait, despite na wala talagang budget, sila ay nagtitinda ng... Dumidiskarte. Ng legal na paraan, sa legal na paraan. Nag-eabon, nag-ahente. Tusino. Ganisa, nagbibenta sila. Maraming ganun, teacher. Oh. Yun sinasaluduhan natin. Mm-mm. Yung iba, hindi mo na dumiskarte, ibang klaseng diskarte ginagawa, nangingikil sa mga estudyante. Oh. Yun yung mga salbahin, teacher. Pero ngayon, Happy Teachers Day, mabuhay ang lahat ng mga teachers. God bless po. Dahil kung wala po mga teacher, wala tayo ngayon, hindi tayo marunong magbasa, hindi tayo marunong magsulat, mangmang tayong lahat. Sila ang ating pangalawang magulang. Exactly. Mm-hmm. In a way, bayani po ang ating mga guro. Okay. Okay, at si Nanay Christopher Main, isang guro din yan. Pagdating sa ideya. Ay, Diyos ko, ang daming impormasyon na matututunan nyo. Si Nanay Christy, kung gusto nyo matuto ng malalim na Tagalog. Yun, magpaturo kayo. Magaling siyang guro, eksperto siya dyan. Sa, nung ako'y nasa... Malalim, di mo maarok. Ikalawang paitang. Baitang. Baitang, oo. Ganun yung mga salita. Ikalawang baitang, oo nga. Nanay Christy. Nanay Christopher Main, susunod na. Okay.